Ulmus dan ulmus jalan. Tunggu saja di orang berdiri. Tanggal tumayo ng iba ba guys? Yan, order tayo dito. Itlo, coated egg, bibili na lang muna ako guys kasi wala pang ano, wala pang tumayo. Ay nako, kakaluka, wala pang lugar, tagal nila magtayo eh. Hey guys, nakabili na lang ako ng gulay, di pa rin tumayo yung doon sa kabila. Ayan, bumili na lang ako ng mga gulay pang sabaw mamaya. Ayan. Bili ako ng kalabasa kasi may malunggay sa bahay. Tapos ito, alagbati, panghalo ko sa sabaw-sabaw. Tagal tumayo habang naghihintay ka doon, doon sa may ano, kabila. Mas lalo silang naninigas sa upuan. Ayaw mag ano, kahit sa puso silang kumain. Thank you. Thank you. Ayan, buti pa dito, maraming bakante. Pareho lang din eh. Ah, mas mura lang doon kasi depende kasi yung sa ano eh. Depende sa order mo. Mas makamura ka. Wala ka tissue doon. Palo. Sweeping. So, ayan. Ito na lang kami sa ano. Ang apa naman ini dito? Ano na? Panmin. Panmin. Ito na lang kami sa paano may nag ano, nag-order kasi doon sa vegetarian. Grabe talaga doon, daming kumakain, kaso lang kahit yung iba takot na kumain, ayaw tumayo. Kaya natagalan kami, dito na lang kami kumain. Ayan ang restaurant. Masarap na din dito. Masarap din. Hindi daw masarap. Which one masarap? Ito pinampang din. Ha? Dapat nampang deh, yung bumon. Tolong your friend ba? Kain tayo guys, ang sarap ng ano ko. Yan. Kita ko naman. Mix-mix po yan siya guys, oh. Mayroon siyang fried dillies, tapos may meatball, tapos may pork meat, may mushroom, may sayur manis, mayroon ding, apa naman dito? Wantan. Wantun. Masarap siya, oh, medyo sticky-sticky ang sabaw. Masarap na yun sa akin eh. Tapos yung sauce. This it mga kapangag. Kain tayo. Ayan na nga mga kapangag. Daldal tayo muna kahit madali. Yung mga nagtataka ba yung about sa asawa ko, hindi talaga siya ano, anti-social media po yung asawa ko. Ayaw niya mapakita. Mahiya po siya. Hindi po talaga siya ano, mahilig. Kabaliktaran kami. Opposite kami ng asawa ko. Ako mahilig ako sa ganito. Mahilig ako mag-selfie-selfie. Mahilig ako mag-picture. Ano ba yun? Yung, mahilig ako mag-save memories. Pero yung asawa ko, pilitan yan. Kailangan ko ba yan siya pilitin para mag-picture. Tapos mag-video, nakaw-nakaw lang yan. Kasi ayaw talaga niya, hindi siya ganun klaseng tao na mahilig sa ganun. Mahiya talaga siya. Mula noon, nung pagkabata ko niya, bihira lang yung mga picture talaga niya. Dali ka? Since when you are young, ikaw tidak biasa picture-picture. Mula noon, bata pa siya. Meron silang mga picture nung bata pa siya. Karamihan, nakaw lang. Yung sister niya ang mag-picture, tapos nakaw-nakaw lang. Mula sa, hindi talaga kagustuhan niya. Hindi siya mahilig talaga. Okay, somebody asking man, why they cannot see you in the picture? That's why I explain to them. Especially my family. I'm not handsome, have I yet? No, I mean, not my friend. Mari. Not superstar. Hindi na lagi ko siya gwapo eh. Pero, you're not handsome. Not superstar. No. In my eye, you're handsome ah.
Guwapo, maganda children. Hindi talaga siya mahilig. Nilalait na yung sarili niya. Very important, the guwapo. Not for me, a guwapo ma. You can also say, my daddy guwapo. So, kaya ganun mga kapangal. Huwag na kayo magtaka. Nakunakaw lang yung mga video namin sa kanya kasi hindi talaga yung mahilig. May mga ganun talagang tao, pero respetuhin na lang natin. Wala siya ng ano ba? Kumpiyansa. It's better in India. May man na yung economy. Buring juga selalu. Naging food na. Huwag na lang kayong mag-speak guys na sabay yung limit ka siguro one day. Pero iba talaga ito siya. Positive talaga kami. Hindi yun siya mahilig sa mga ganun-ganun talaga. Pag may kamera na yun, tatakbo na yun. Tago kaya. May kayong mag-alala, may asawa po ako. Legal na legal. Legal na legal. 17 years na legal. Proud ako, di ba din? Mahiya lang talaga siya. Ngayon, yung dalaga ko rin, kagaya na rin niya, mahiya na rin. Ang mga kamera, hindi rin siya mahilig. Nung maliit pa yung dalaga ko, ito yung anak ng babae, mahilig yun, kagaya ko yan. Pero nung nadalaga na, ayaw na rin niya mag-silpi-silpi, ayaw na rin niya mag-video. Ano na siya? Walang kumpiyansa na rin. Ayaw niya kasi lang mataba siya. Sabi siya, ganun. Hintayin na lang natin na kailan siya gusto. Yung hiling naman yun. Hindi. Kahit mga pinsan ko dyan, shout out sa inyo guys. Mga gagaw niya, mga guwapa-guwapo. Now the bigger see you go, Allah. Go away. Makita niyo rin yung asawa ko. Now. Big one, even the old one. Kita nyo rin ang asawa pag i-allow ni God na makauwi kami din sa probinsya. Na kaming lahat. One day, pag magkaroon ng maka-LL na ang lola nyo, pag makaluwag-luwag mas mamasahin. Kasi mahal talaga mag-uwi, guys. Hindi naman talaga, hindi pwedeng iwanan mo yung trabaho mo dito para lang uuwi dyan. Ano po eh, mahirap kasi itong trabaho ni Mr. kasi ano ba, hindi basta-basta maiwan kasi nga, ibuso. Tapos yung ano plus niya, yung marami siyang kliyente na inaano, maliban sa ibuso, mayroon din siyang, ano eh, mayroon siyang tapikong na inaalagaan. Maraming mga magpapagamot, magpa-glaze, ganyan. Alam mo yung spiritista, ganyan, sa akin spiritista, ganun kasi yung ano niya, career. Maliban sa iyan sa negosyo niya, marami siyang iba din ginagawa. Kaya one day, uuwi kami, pag naroon ng time, siguro pinakamatagal na yung one week sa kanya. Sa akin, wala akong problema po siya. Hindi pwedeng mawala dito ng matagal. Kasi may mga. Paano na lang yung source income namin? Paano kami magkabayad sa mga kailangan ng bayaran? Patay. Tagal na namin yung plano. Buhay pa yung mama ko. Kaso lang hindi pa talaga ako lang laging mga kauwi. Kasi wala eh. Gipit. Daming mga katubo. Kain tayo pala. Ini talaga, kay dalgala na lang muna tayo. Dari, if one day ba, we have enough money, you want to go back in the kampung? Visit there? Go back. Uwi daw, pagsapat talaga ang pera guys. Uwi, uwi, kami bisita kami dyan sa mga kamag-anak namin. May relatives, pag may habang buhay pa. Kailangan lang talaga namin na karoon kami ng malaking halaga para
para siyempre, para hindi kami mahirapan. Kasi pag tamang-tama lang pamasahin yung pera namin, paano na lang man kami makalibot sa iba namin kamag-anak? Lalo na yung kamag-anak ko na hiwa-hiwala yung lugar. Kailangan namin mag-ipon. Sana tulungan nyo. Ako kami namang skip yung ads natin, guys, para naman makaipon ako ng pamasahin namin. Kasi hindi pwedeng iwanan na alis kami dito sa Malaysia na wala. Ubus-ubus o pera namin. Kailangan may extra kami dito para pag-uwi namin, mayroon kami pa kami pangkain. Kasi bihira lang kami makauwi ng Pilipina. Yung mga auntie-uncle ko dyan, mga lula-lulo ko dyan sa probinsya namin, gusto talaga nila makita yung ano ko. Yung pabuong pamilya ko, lalo na yung asawa ko. Kasi naalala ko dati nung ako lang lagi umuwi, yung mga kapitbahay namin, sabi nila, yung mga kapilala ko doon, sabi nila, uy, Chris, ano ka lang siguro, kanang kabit ka lang. Remember, the people say, I'm kabit, only I'm not the original wife. Because you're not bring your husband here, like that. Hindi nila alam eh. You don't know that money problem, financial problem. Hindi naman sa ayaw niya sumama, gusto niya yan, kasi lang, ulang talaga guys. Hindi niya maiwanan yung trabaho niya. Hindi naman kasi kami mayaman na maraming ipon. Araw-araw kami dito gumagastos, lalo na yung mga nag-aaral na mga bata. Kaya guys, tulungan niyo naman ako, huwag niyo escape ang ads natin para one day, sana next year, makaipon ako ng pamasahe. Sana this December nga, i-plano ko talaga, i-plano ko talaga siya dahil may pagpumot na lang tayo naroon natin ngayon. Sana, may milagro. Plano namin December sana. Pero pag hindi talaga, hindi natin pilipin, tayo na lang natin ang tamang pagkakataon. Okay, uwi, gusto namin this time yung probinsya talaga namin yung bukid ko ba? Paano ko lumaki? Sana ako nag-aaral, gusto ko ipakita sa kanya habang buhay pa ko. Habang nandiyan pa yung mga lululula ko, yung mga kamag-anakan ko ba? Wala na lang yung mama ko. Hindi binigyan ng pagkakataon. Patay mo daw. So hanggang doon na lang guys, ang daldala natin, oh. Kain mo na ako. I hope hindi ka nag-skip sa ads natin guys. Wala makaipon lang tayo ng pamasahe. Kasi may plano akong gawing charity pag uwi ko sa probinsya namin. Mayroon akong charity ang gagawin doon habang nandun ako sa Pilipinas. Doon sa aming probinsya, sa aming barangay mismo, unahin kong magawa ng charity pag pagbibigyan ng Panginoon na makaipon ko. Yung kahit kunting tulong lang na mabigay ko doon sa mga neighborhood, kasi doon ako talaga lumaki. So excited ako sa mga plano na yan. Sana bigyan pa tayo ng malakas sa pangangatawan, habang buhay, at saka more blessing pa. So, yun. Kain ako. Medyo malamig na yung pagkain ko. So, thank you so much. Don't forget to click the subscribe and notification bell, guys. At huwag kalimutan, huwag yung i-skip ang ads natin. So, thank you so much. Bye-bye.